23. If thou canst believe, nothing is impossible to him that believeth. Kung maniniwala ka, walang imposible sa ating Panginoon. And the Bible says, whatever the true prophets prophesy in the name of the Lord shall come to pass. As a true prophet of God, sinasabi ko sa inyo, another victory is coming. Another blessings is coming. Another success and promotion are coming. At ang pag-aagamit ng Diyos ay muli mong mararanasan. Biglang-bigla sa iyong mukha. So get ready. At kinakailangan mo nito ng palipadong touch ng Holy Spirit. At huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ikaw na nagtaas ang dalawang kamay, patungo ng langit. Tamo na sa harapan! And grab the anointing of the Holy Spirit! Grab it now! Run quick! Come faster! Yes! Come forward! Quick! Faster! And grab the anointing of the Holy Spirit! And grab the anointing of the Holy Spirit! Grab your another victory! Grab your another success! And grab your another promotion! And I say unto you, the Lord will use you more mightily, intensively, in this final hour. I tell you, for whatever the true prophet prophesies, if the name of the Lord shall come to pass. Sabi nga ni Sister Elma, doon sa circle, pinaprophesy ng lingkod ng Diyos. Ahawa kayo ng salapi. Eh, hindi niya ba kinabahan sa tanang buhay ninyo? Parang mahirap maniwalaan. Pero siya'y maraming beses nagpatotoo. Nahawakan niya ito at mahahawakan niya pa ito. For Proverbs 28:1 says, a faithful man, a faithful woman with a bounty blessing. Mr. Elma testifies that the man of God prophesied before his circle that we, KOKM, will receive blessings that we have never experienced, that we have never experienced before. And Mr. Elma is saying, I receive it. And I will receive it more. And I will receive it more. Truly, the blessings of the Lord is coming. Halika rin tumuon at mauna ka na sa harapan, J.I. Halika. Bigyan mo siya ng prophecy, Pastor Arawan. Bigyan mo siya ng prophecy. Sa iyong puso ang mas matinding pang pagsunod sa akin, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa pagsunod mo sa isang mas mataas pang paghakbang, mas matinding mga pagpapala ang hahabol sa iyo. Hindi mo sila hahanapin, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ako mismo ang magbibigay nito sa iyong harapan. At ang lahat ng mga tao makakasalamuha mo ay magpapala sa'yo, sabi ng Panginoon. Sapagkat mabibless sila sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Sa mga panahon ito, sabi ng Lord sa'yo, anak ko, pagkatiwala mo sa'kin ang iyong buhay. Pagkatiwala mo sa'kin ang nalalabi sa iyong buhay. Thank you.
Psalm 91 verse 14 up to 16. Because He has set His love upon me, I will deliver Him. If I call upon Him in times of trouble, I will answer Him and I will honor Him. For He has not desired Him. I will rescue Him and give Him a long life. I will show Him my salvation. Preaching in power from the Most High God.
Jesus.
is based upon our hunger and thirsty for God. It's based upon our desire for God. Sickness. When he saw the crowds, they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields." Makikita po natin dito sa pag-ikot po ng Jesucristo, nakita niya ang mga taong iba't iba ang sakit at karamdaman. Mga taong mga ligaw, nasa bisyo't kasalanan, nasa maling pagsamba, at silang lahat ay tinugunan ng Jesucristo. At hindi nakita ni Jesucristo ang kakulangan, kundi nakita niya kung ano ang kayang gawin ng God the Father. Kaya anong sabi niya, "The harvest is plentiful." Pakisabi, "The harvest." "But the workers are few." May kakulangan, sabi niya. "Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields." So, hindi niya nakita ang kakulangan. Amen po ba? Ang nakita niya, may magagawa ang Diyos. Amen? May tao pa ba rito? Kaya kanina, yung prophecy ko kanina, tulungan ng mga kabataan si J.I. at huwag tingnan ng mga kakulangan. Ulitin ko ulit, tulungan ng mga kabataan si J.I. at huwag tingnan ng kakulangan. Sapagat lahat ng kakulangan ay pupunuan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Jesus never saw what is lacking, but Jesus believed that God the Father can do something. Then said Jesus to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Ano ibig sabihin nun? May kakulangan. Amen.
Pero sinasabi niya, as, pakisabi as. As, the Lord of the harvest, therefore to send out workers into his harvest fields. Pakisabi as. Don't look. Don't see. No. What is lacking? But see what God can do. Nakikinig po ba kayo sa akin? Tingin po kayo sa akin. Huwag mong tingnan yung kakulangan. Ang tingnan mo, yung gagawin ng Panginoon. Walang tao dito. Huwag mong tingnan yung kakulangan. Tingnan mo kung paano pupunuan ng Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord! Naunawaan ninyo ako? Amen po ba? Huwag mong tingnan yung kakulangan. Tingnan mo kung paano pupunuan ng Panginoon. Amen! Don't just see what is lacking, but expect how the Lord will fulfill what is lacking. Kung paano pupunuan ng Diyos ang naman ng kakulangan. Bitawan ko ba dito? Naunawaan mo ba ninyo ako? Diba lagi natin sinasabi, may kulang, kulang ng ganito, kulang ng ganyan, kulang ng ganito, kulang ng ganyan, kulang ako ng ganito, kulang ako ng ganyan. Sino po yung ganon? Kulang ako ng ganito, kulang ako ng ganyan, kulang kami ng ganito, kulang kami ng ganyan. E tao pa ba rito? Ngunit ang Diyos ang lahat ay pupunuan. Amen? Nakikinig po ba kayo? Ano ang kailangan natin? Humingi. Pakisabi, humingi. Humingi. Lahat po ay sumagot. Yung pipi, huwag sumagot. Humingi. Humingi. Ano ang ihingin mo? Kung ano yung kulang sa iyo. Kung ano yung kulang sa ministry, hingin mo. Hingin po ba? Hingin. What is lacking in you? What is lacking in your job? What is lacking in your business? What is lacking in the ministry? God tells us to ask. Humingi tayo sa Kanya. Pakisabi, humingi. Humingi. Paano ba humingi? Pahingi. Diba? Pahingi. Tanungin mo nga yung katabi mo, ano ba yung hinihingi mo kay Lord? Tanungin mo lang. Huwag na siyang sumagot. Baka malaman mo pa. Tanungin mo siya ulit, may hinihingi ka ba kay Lord? Huwag mo nang tanungin kung ano yun, pero alam natin may hinihingi siya kay Lord. Nakikinig po mo ba tayo? Lahat tayo may hinihingi sa Lord. Lahat tayo ay may nakikit na kamulangan. Kulang ako ng ganito, kulang kami ng ganito, kulang ang church ng ganito. No? Pero ang hinihingi ay nais ng Lord, hingin lang natin, pakasabi, hingin. Hingin, as, sabi gano'n. Nakita ni Jesus Cristo, maraming naanihin, pero konti ang mga gawa. Anong sabi niya? As! Sabihin ka! May tao pa ho ba rito? Kaya kailangan natin ng mga maraming mananalangin, maraming mag-aayuno, maraming ihingi sa Diyos. Amen? Yan ang kinakailangan natin. No? Kaya humingi tayo nung humingi tayo nung humingi, ito tayo tumigil sa paghingi. Amen? And what is impossible with men are all possible with God. Ano man ang imposible sa tao, ay posible lahat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buwan. Hindi po yun ang mensahe ko. Yun po ay supporting verses lamang para po sa prophecy. Nakikinig pa po ba tayo? At dito tayo sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Napaka-ikli lang dito at bibilisan po natin. Then Peter said, silver or gold I do not have. But what do I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. No? Ang sabi ni Pedro, ginto at pila ay wala ako. No? Ngunit, kung anong meron ako ay ibibigay ko. At sa pangalan ni Jesus Cristo ng Nazareth, lumakad ka. Eh, paano siyang lalakad? Eh, hindi nga siya nakakatayo. Paano nga siyang tatayo? Eh, siya ay pilay. No? Pilay po siya. No?
Alas tres ng hapon, papunta po si Pedro at saka si Juan sa temple para manalangin. Pakisabi, manalangin. Lagi tayong manalangin sa Panginoon. No? Pakisabi, manalangin. Alas tres ng hapon, si Pedro at saka si Juan ay pumunta, the apostles, ay pumunta sa templo para manalangin. At doon sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda, no? Ay nandoon araw-araw ang isang bulubi. Pakisabi, araw-araw. At tanong ka, anong trabaho ng bulubi? Mamalimos araw-araw. Sa ulado na niya yung kanyang linya, palimos, mahingi. Diba, minsan maraming namamalimos, hindi na kailangan salita eh. Diba, sabi lang. Yung iba naman, ang iba naman ganito. iba naman malimos pero hindi pagkain, hindi pag-inom, pagsagal, pagsigarilyo. Kaya minsan may mga batang lumalapit sa akin, sabi, palimos po, pagkain lang. Pagkain talaga. O sige, halika, sama-sama tayo. Pasok tayo ng ano, Starbucks, halika. Gusto ko magkape. Nakikinig pa po tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ano ang pamagat? Ano ang pamagat ng ating pinag-aaralan? The Word needs Jesus. Ang mundo ay kailangan sa Jesus. Ang mundo ay kailangan sa Jesus. Balikan natin uli yung Acts 3:6. Then Peter said, silver, gold, I do not have. But what do I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Anong hinihingi niya? Pera. Alam ba ninyo na ang mundo eh meron silang gusto sa mundong ibabaw na ito. Meron silang hangarin na akala nila, yun ang kailangan nila. At ang akala ng lumpong ito, ang kailangan niya ay pera. Maraming tao, ang akala nila, yung hinihingi nila o yung gusto nila, ang kailangan nila. Pero hindi nila alam, meron pang mas dapat na kailanganin nila. Nakikinig po ba tayo? Hirap na mag-Tagalog. Ngayon, nasaanin na kasi ako sa English eh. Nakihirap na mag-Tagalog. So, mga minamahal, ang sabi ganun ni Pedro at saka ni Pablo, ay ni John, hindi pera ang ibibigay namin sa inyo, sa iyo. Hindi ginto, hindi pilang ang ibibigay namin sa iyo. Ang ibibigay namin sa iyo ay si Jesus. Pakisabi si Jesus. Halimbawa ang lumpo ay binigyan ni Pedro at saka ni Juan ng pera. Nagkapera siya. Ang problema, hindi siya nakalakad. Nakikinig pa ko ba tayo? Lumpo siya, palimos po. Lumpo si Pedro, binigyan siya ng gito at saka ng pila, binigyan ng pera. Lumpo pa rin siya. Nakikinig pa ko ba tayo? Pero anong ginawa ni Pedro? Sabi niya, at saka ni Juan, silver and gold, I have none. We have none. But just as we have, we give unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. King James Version po, yung aking binabanggit sa inyo. Nakikinig pa po ba tayo? At ano pong nangyari? Ang pilay na ito, ang lumpong ito, ay tumayo at lumakad. Nakikinig pa po ba tayo? Palakpakan natin saglit ang ating Panginoong sa buhay. So mga minamahal, ang kailangan ng mundo ay sa Jesucristo. And Jesus is worth more than silver and gold or anything precious in the eyes of the world. Jesus is worth more than silver and gold or anything precious in the eyes of the world. Nakikinig pa ba tayo? Mas mahalaga sa Jesus kaysa sa ginto at pila. Di ba maraming tao hindi naman ginto at pila ang gusto nila? Cellphone, di ba? Cellphone. Yung iba ang gusto nila,
kasintahan. Yung iba, gusto nila yung makatapos ng pag-aaral. Yung iba yung makapagkasama, makapag-abroad, makapag-aramdawan. Diba? Ang lumbong ito, ang inaasahan niyang ibibigay sa kanya pera. Pero hindi pera ang ibinigay ni Pedro at saka ni John. At ang tanong ay, ano ang ibinigay? Hindi ano, sino? Pakisabi sino? Sino ang ibinigay? Walang iba kung hindi si Jesus. The world needs Jesus. The crippled man from there is asking, begging for money. But apostles Peter and John never gave him money. But they gave Jesus to him. Pakisabi Jesus. Si Jesus ang ibinigay. Silver and gold, we have none. But such as we have, we give unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kahit binigyan ni Pedro at saka ni John ng pera, ang lumbo, pilay pa rin yun, di ba? If apostles John and Peter gave money to the crippled man, he is still crippled, lame pa rin siya. Pero dahil ang binigay ng dalawang apostol sa crippled man na ito, si Jesus, anong nangyari sa crippled man na ito? Siya ay tumayo at lumahat. I-type mo nga yung ano. Kaya mo bang i-type yung mga sumusunod na talata? Verse 7 hanggang pababa. Kaya mo ba? No? Nakikinig po ba tayo? A crippled man daily was begging outside the temple. He was crippled. No? Dinadala siya roon. Somebody, no? Is bringing that crippled man outside the temple, and he was begging daily. At 3 o'clock in the afternoon, a time of prayer. Pakisabi, time of prayer. Meron ka bang time of prayer? Dapat meron tayong time of prayer. We should have time to pray. May tao pa uba rito. At 3 o'clock in the afternoon, at the time of prayer, that crippled man is begging something, money, from apostles John and Peter. But these apostles rather said, we have no gold and silver. But we are going to give you something worth than gold and silver. We have no gold and silver, but we have something worth more than gold and silver. Mas mahalaga ang ibibigay namin sa iyo. Pakisabi, mas mahalaga. We have something worth more than gold or silver. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, taking him up by the right hand. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Anong dip-dip, di ba? Alika, JC, dito ka. Kunyari, ano ka? Ikaw ang bida na yun. Wow, po ito. Gandang lalaki. Upo ka niya, upo ka. Ikaw, kunwari yung ano. Yan, ano. Sige, mamalimos ka sa akin. Upo ka. So, ang ginawa ko, hindi ko siya binigyan ng pera. Ang sabi ko sa kanya, instead of giving him money, silver and gold, S5, Galaxy S5, and Xperia Z2, I have none. But such as I have, give I unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He jumped to his feet. Talong ka! He jumped to his feet. At harap ka sa kanila. And began to walk. Lumakad. Then he went with them into the temple court.
words, walking and jumping and praising God. Walking, jumping, and praising God. Gawin mo yan, walking. Walking muna. Walking, jumping, and praising God. Walking and jumping and praising God. Walking and jumping and praising God. In the name of Jesus of Nazareth. Okay, sige, upo ka na. Ay, kung binigyan siya ng pera, okay, makakabili siya ng S5. Makakabili siya ng Galaxy Note 4. Makakabili siya ng Xperia Zero. Or C5 na siguro ngayon, o Note 10 na siguro ngayon, or S10 na siguro ngayon.